magsalita si Audrina kanina. Sobra. Parang kulang na lang talaga. Duldul sa mukha ko. Napakawalang kwenta kong nanay eh. Hindi naman siguro yan ang ibig niya sabihin. Hindi, Marcus. Yun yung ibig niyang sabihin eh. Gusto niyang sabihin sa akin na napakawalang kwenta kong nanay. Napabaya akong ina, na wala akong ginagawa para makita si Ana, para makuha si Ana ulit. Yun yung gusto niyang sabihin. Bakit mo naman sinaktan ng ganun si Christy? Pinaalala mo pa sa tao yung masakit na sinapit ang anak niya. Bakit? Ano ba sabi ko? Ang sabi ko lang naman, ayokong mangyari sa anak ko yung nangyari sa anak niya. Sira ka pala eh. Di ba dahil sa'yo kung bakit nagkaganon ang anak niya? Ako lang? Hindi ba dahil sa'yo? Kaya napunta sa akin si Goldie? Dahil inutos mong gawin ko. Gusto mo rin naman eh. Di ba gusto mo rin maging mayaman? Hindi ko gusto maging mayaman. Ang gusto ko, yung mahalin mo ako. Hindi ka nagpapakatotoo, sweetheart eh. Huwag mo mahal ko lang talaga yung gusto mo. Hindi mo ba gusto itong tinatamasa mong kayamanan ngayon? Ikaw, na servidor ng gotohan, may magandang asawa tulad ko. Nag-golf at chumichika na lang doon sa mga taga-probinsya natin. Nabibili, nakakain, naiinom, lahat ng ibigin. Gusto mo rin! Edgar, anong gagawin mo rito sa bata? Kaparanso mo ba? Ewan ko, hindi ko alam. Hindi ko alam kay Audrina kung anong balak niya dyan. Magkikinap tayo ng bata? O saan mo ba lang gagawin? Basta ang alam ko, kailangan kong gawin to para mahalin ako ni Audrina. Ano ate Ninsan? Si Audrina, sobrang natakot na. Paano yung mga pulis hindi tumitingin kakaharap kay Baby Ana? Eh, ano ngayon? Baka naman pwedeng akuyin mo na yung kasalanan mo. Sandali, sandali. Insan, bakit naman ako? Kayo ang amin. Ko naman yung labas-pasok ng kulungan eh. Sige na, kaya mo na yan. Insan, hindi pwede yun. Hindi pwede sa akin yun. Ato. Limang milyon yan. Paunang bayad. Habang nasa loob ka, 1 milyon kada taon. 1 milyon kada taon? Para sa akin. Madaling pera niyan eh. Edgar, oo, magpinsan tayo. Pero magkaiba tayo. Ikaw, mabait. Ako, masama. Kung ako sa'yo, mas makabuti siguro kung ibalik mo na lang yung bata dun sa magulang niya. Huwag kang magpakasama tulad ko, ha? Ansan, di pwede. Nangyari na eh. At saka isa pa, nangako sa akin si Audrina na pag naging successful to, papasalan niya ako. Alam mo, mahal na mahal ko yun eh. Sige na, alam mo naman, hindi gaya ako eh. At saka isa pa, laking pera niya no. 1 milyon kada taon. Saan makikita niyan? Okay na? Okay na. Okay na? Ikaw ang kumuha sa anak ko? Opo. Nasaan yung anak ko? Nasaan yung bata? Nasaan? Wala na po. Anong wala? 1 taong kulang bata? Nanakasan ka? Hanapin ko! Sir, huwag yun ang hanapin. Namatay na yun eh. Hindi ito ko yan. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Ibalik mo lang ako. Patawarin niyo po. Isoli mo! Isoli mo siya! Huwag kang magpakasama tulad ko, ha? Gusto mo rin maging mayaman? Hindi ko gusto maging mayaman. Ang gusto ko, yung mahalin mo ako. Box lahat. Bibigay mo sa akin yung silver ash blend na kulay. Bilis mo na may mga box! Valentine's na Valentine's Day, o bisibisihan ng ped yung dalawa. Siyempre! Ay, oo. Oh, bisibisihan pa rin siya kayo patigil, o. Oh. Ano, gagaya na kayo sa lola niyo na walang kadate dahil SMV. SMV? Samahang malalamigang Valentine's. Uli! Last mo na, Bax. Paganda ka. Sa akin to, Jessamy! Miss, nandiyan po ba si Ma'am Christy? Ay! Kuya! Ay! Ano? Anong balita? Ano? Yun na nga po sana yung gusto ko sabihin sa inyo eh. Nakuha ko na po kasi yung DNA result ng mga bagong batch ng leads ko. Oo. Eh, ito po. Tingnan nyo na lang po. Sige. Thank you. Kuya,
huwag kang titigil, ha? Sige po, Ma'am Gracie. Huwag kayong mag-alala. Gagawin ko po lahat. Hindi pa ako titigil sa pag-anap. Sige po. Paano mo? Nanapo muna ako lang. Back to work. Good morning po, Mommy! Good morning, Daddy! Hi, good morning. Good morning po. Good morning, Mommy. Good morning, anak. Mukhang masaya ka, Goldie, ha? Asan po si Yaya? Happy Valentine's Day! Wow, Happy Valentine's Day, Yaya. May part pa ikaw, ha? Miss na kita, prinsesa ko. Noreen, naligo ka na ba? Kiss ka na kiss kay Goldie, eh. Baka may mikrobyo kang dala. Magkasakit pa siya. Sorry po. Mommy, oh, aga-aga high blood po kayo. Valentine's Day pa naman po. Happy Valentine's Day po, Mommy, Daddy. Happy Valentine's Day. Kumain ka na. Sige po. Kain na rin po kayo, Yaya. Hmm. Ano kaya? Puntahan natin yung pamilyang tumulong sa'yo. Bigyan natin ng pabuya. Gusto ko rin kasi sila makilala. Wala po ba kayong gagawin ni Daddy ngayon? Hindi po ba kayo mag-Valentine's Day? Total, malapit na po tayo umuwi sa probinsya. Baka gusto niyo pong mag-shopping o kaya mamasyal po. Napagod na kasi ako sa kakaisip sa'yo. Sorry po doon, Mommy. Pwede po bang ako na lang po yung magdala ng pabuya doon sa pamilya? Papasama na lang po ako sa bodyguard ko. Eh, pero... Sige na. Hayaan mo na, Audrina. Mabait naman yung pamilya na pupuntahan niya eh. Tsaka meron naman siyang magaling na bodyguard. Diba, Raben? Po. Samahan mo si Goldie dun sa pamilyang tumulong sa kanya. Bantayan mo siya maigay, ha? Opo, sir. Mag-aayos lang po ako, ha? Thank you, po. Pagkatapos mong maligo, ako mag-aayos ng buhok mo. Hmm? Opo, Mami. Sige po. Ikaw naman, Edgar. Pinayagan mo na namang mamasyal mag-isa si Goldie. Alam mo lang ang nagre-rebelde yung batang yan eh. Kaya ako nga pinayagan eh. Para hindi magtuloy-tuloy yung pagre-rebelde. Ang ikipit-ikipit mo kasi. I love you po, Mommy. I love you, Daddy. I love you, anak. Anak, tingnan mo naman itong buhok mo. Naapektuhan na ata ng pollution ng Maynila. Puro split ends. Tingnan mo! Sandali lang, ha? Gugupitin ko nga. Sandali lang. Sige po. Gupitin natin yung split ends mo. Yan. Talaga mga split ends na to. Pasaway talaga eh. I love you po, Mommy. Miss Goldie, ano pong gusto mong gawin? Po, Miss Goldie, pwede ba? Friends tayo, di ba? Ano gusto mong gawin? Gusto ko sana maranasan yung ginagawa ng mga tao pag Valentine's Day. Ano pong ginagawa nila? Yung iba, nanonood ng sine. Yung iba naman, kumakain sa labas. Nagka-clubbing o pumupunta sa sayawan. Miss Goldie, tapos na yung tugtog. Uwi na tayo? Sige, uwi na tayo. Happy Valentine's, Goldie. Happy Valentine's, Sam. Mukhang masayang-masaya yung prinsesa ko. Saya-saya ko, Yaya.
Yaya, dito na lang tayo sa Maynila. Huwag na tayo umuwi sa probinsya. Dito na lang sa Binantik yung mami. Obvious naman na masaya-masaya kasi lumulutang ka. Pero, hindi pwede. Kasi pumunta lang tayo dito sa Maynila para i-celebrate ang birthday mo. Pero, Yaya, sarap po pala sa feeling, no? Ang piling-piling na yan. Ah, yung feeling ng nagbigay ka ng pabuya doon sa mga taong tumulong sa'yo. Oo naman. Hindi, Yaya, yung feeling na pagkasama ko siya, sumisikip yung dibdib ko, Yaya, tapos hindi akong makahinga. Yung feeling na, hindi ko may... Yung sinabi niyo kanina, Yaya, yung parang lumulutang. Lumulutang, Yaya, ganun yung feeling, Yaya. O, kuya, bakit gising ka pa? Wala. Naaalala mo si Ate Ganda, no? Kung ano nang sinasabi mo, matulog ka na. Kuya, di ba gusto ka bigyan ng reward ng family ni Ate Ganda? Kasi sinave mo siya. Bakit di mo man lang tinanggap? Ba't ko tatanggapin? Sa totoo lang, trabaho ko naman na protektahan siya eh. Kuya, ang bait ni Ate Ganda, no? Walang karekla-reklamo. Sana siya na lang mapangasawa mo. Ligaw mo na kaya. Hindi pwede. Bakit naman hindi pwede? Bodyguard niya ako. May tungkulin ako protektahan siya. Yung gusto mo, yung tawag dun, bantay sa lakay. Masama yun. Eh, akala ko ba, lahat pantay-pantay sa pag-ibig. Sa nararamdaman, oo, pantay-pantay. Pero sa estado sa buhay, hindi kami magkapantay. Mayaman sila, mahirap tayo. So, inamin mo na gusto mo siya. At in love ka. Nung nagsayo kayo, dapat kinis mo na eh. Bakit? Hindi naman kami mag-boyfriend. Pero respeto ko si Goldie. Para siyang isang babasagin kristal na dapat kong alagaan. Bodyguard niya ako. Tungkulin muna bago puso. O-V-E. Yaya, bakit? In love ka na ba? In love mo ba tawag doon, Yaya? Kanino ka in love? Doon sa taong tumulong sa'yo? Yung kapangalan ng bodyguard mo, yung gwapong Ruben? Sayang! Wala ka na namang Valentine's. Okay lang. May raos ko lang na walang mangyayari na masama kay Goldie. Masaya na ako. Wala ka man lang bang ibibigay sa kanya kahit Valentine's gift? Meron. Total, magkaibigan na kami. Inisip ko na bibigyan ko siya ng regalo. Yaya, hindi ko alam kung in love pa yung tawag dun, pero kahit saglit na panahon ko pa lang po siya nakakasama, ang saya-saya ko, Yaya. So baka crush, Yaya. Oh, ako talaga na yung alaga ako. May crush-crush na. Eh, bakit, Yaya? Masama po ba yung crush? Hindi naman masama. Masama yun kapag nalaman ng mami mo. Kilala mo naman yung mami mo. Kakambal ni Hitler. 180 over 110 ang BP. Eh, secret na lang po natin, Yaya. Secret lang na crush ko si Ruben. Crush lang ba talaga? Opo. Ha? Kapis. Ma'am? Inutil! Trina! Bakit po? Anong klaseng pag-aalaga ang ginawa mo kay Goldie kahapon? Sinamahan ko lang naman po siya sa mga taong tumulong sa kanya. Bakit hinayaan mo si Goldie ma-inlove sa Ruben na yon? Miss Goldie po, na-inlove? Parang wala naman pong ganun. Kumain lang po sila at nagkwentuhan sa buong pamilya. Anong wala? Dina, tama na yan. Lalaki ang bodyguard ni Goldie, oh. Ang mga lalaki, walang pakialam sa mga ganyan. Basta wala sila nakikita masama. Saan ba nalaman na in-love to si Goldie sa Ruben na yan? Eh di kay Goldie mismo.
Narinig ko siya. Sige na. Excuse me po. Sakit nyo na. Mga mamis, may napili na ba kayo na peg ninyo para sa ating makeover? Oo. Yan. Maganda yan. Magtiwala kayo sa ating mga stylist na magiging bongga ang kalalabasan nito. True. Hindi magiging ganito ang itsura nyo kung hindi. Ganito. Oh? Ganito po magiging itsura nyo. I'm excited. I hope you are too. Uy! Bundi! Bundi! Continuation to ng mga ganap sa mga barangay. Ganap? Taon-taon kasi, may one week na charity work kong si Tita Christy mo sa mga barangay. Pinapaganda niya lahat ng mga hindi kaya magpaganda. Give love on a free haircut day! Ay, kumbaga, libreng haircut, libreng hat oil, libreng makeover, ganon! Oh, eh, sandi namin, rami naman kasi nang pumupunta, hindi namin kaya ng isang linggo. Kaya yung mga hindi namin na servisan, dito namin pinapapunta. Oh, ganon! Talaga? Si Tita Krista mismo yung gumagawa sa lahat? Mismo! Eh, naging napakabait naman kasi ng Diyos sa amin ng Tito Marcos mo. Kaya syempre, gusto namin i-share yung blessings sa ibang tao din, hindi ba? Ayaw naman naming malunod sa biyaya. Hindi maganda. Napakabait niya naman po. Pag yumaman po ako, tatandaan ko po yung sinabi niya. Sino palang kasama mo? Ay, ako lang po. Buti pinayagan ka ng mami mo. Bax, marunong din naman pala makinig ang best friend mo. Kumbaga, my freedom! Oo nga. Nakakapagtaka nga din po eh. At dahil nandito ka na, bakit kaya hindi ka namin bigyan? Hindi natin siya bigyan ng makeover! Di ba? Libre haircut! OMG! Balak pa ata nilang kumpitan si Goldie! Ang dami mo ng split ends. Yes, oh. Haircut! Hindi na po kasi si Mami po lagi yung nagugupit sa buhok ko eh. Ganon. Tsaka, dumalo lang po talaga ako dito kasi namimiss ko na po kayo. Aww! Sweet ng batang ito nga. Alam mo, bait-bait mo talaga. Salamat sa pagdalang. Hindi ko lang maintindihan, Buldi, alam mo. Pag nakikita kita, parang ang gandaan ng loob ko. Parang naiibsan yung bigat ng kalooban ko. Parang naiibsan yung lungkot ko sa pagkawala nung anak ko. Pahag nga. Yakap pa ng yakap! Parang baliw! Hayaan mo na nga. Akap lang naman yun eh. Hindi naman nila makukuha si Goldie. Oh, sige. Sige po, tita. Mauna na po ako. May bibihin pa po kasi ako. Sige, dalawin mo kami ulit, ha? Sige po. Bye. Sige. Bye-bye. 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 Sige. Ang dami naman na ito. Nakakaya naman sa'yo. Hindi ka sana nag-abala. Wala yun. Para sa inyo talaga yun. Para sa tulong na binigay niya sa akin. Goldie, trabaho ko yun. Tsaka dahil sa'yo, nahanap ko si Yaya na rin. Ay, tay. Si Goldie. Para po sa inyo. Tay. Salamat, ha. Parang nakita ko na yan eh. Siya yung nakakuha kay Pupi nung unang araw natin sa Manila. Ah, Daddy! Siya po'y nakakuha kay Pupi. Ay, huwag na po, huwag na po. Huwag. Ah,
talaga naman. Masyadong mapagsamantala. Binigyan na nga ng pabuya, tanggap pa ng tanggap ng pera. So, ano bang gusto mo maiinom? Bibili ako kung... Ako, wag na po. Kakatapos ko lang po magmerienda. Maraming salamat, ha. Parang pang-isang buwan na ata yung binigay mo sa amin, eh. Ayaw po kasi tanggapin ni Robin yung pabuya na binibigay ni Mommy. Kaya naisipan ko po na ibili na lang po kayo nun para hindi ko na po kailangan ibalik yung pera kasi tatanungin po ako nun, eh. Hindi ko po alam yung isasagot ko. Ay, ito po. Ay, Goldie. Baka makatulong po ito sa inyo. Goldie, huwag na. Sobrang na yun. Kay Noy-Noy, pungbawa niya sa school. Si Goldie, maraming salamat po, ah. Dami ko pong bibili dito. Maraming salamat po. Hindi lang to basta crush, Edgar. In love si Goldie sa tao niya. Hello? General Romero. Opo, ako si Audrina Del Prado. Naalala mo ba? Opo. Nako. Huwag niyo nang isipin yon, ha? Kalimutan niyo na yung utang niyo. Kinalimutan ko na rin yon. Kaya ako tumatawag kasi meron lang akong maliit na pabor. Bango ah! Ano yan? Cake for breakfast? Ay, naku, darling, hindi. This is cake for Goldie, not for you. Teka muna, parang mas mahal mo na yata si Goldie kaysa sa akin, ha? Darling, ano to? Totoo ba to? Pinagsisilosan mo yung bata, ganun? Nakakaloko. Ano? Ito naman, no? Binibiro lang. Sensitive. Teka, masarap ito. Tigim, ha? Pero alam mo, darling, hindi ko na nga maintindihan. Giliw na giliw ako dun kay Goldie. Tuwing nakikita ko si Goldie, parang nabubuhayan ako ng loob na nabuhay pa si Anna na makikita pa natin siya. Hindi ko na nga alam, eh. Baka naman, eh. Naglilihi ka. At si Goldie ang pinaglilihian mo. Naku, sana nga, darling. Sana nga talaga. Kaya lang, alam mo, hindi pa kasi tayo nabibiyayaan na second baby. Wala talaga. Ang gagawin na lang muna natin, tapusin yung cake. Halika na, tapusin na natin yung cake. Kasi nag-iintay yung bata sa akin, eh. Basta huwag ka mawala ng pag-asa. Hello! Goldie! Yaya! May gusto ko mausap sa'yo. Talaga? Sino po? Noy-Noy daw. Noy-Noy? Oo. Hello, Noy-Noy? Bakit? Hello, Ate Goldie! Tulungan niyo kami! Bakit? Anong nangyayari? Pinulit ng mga pulis si Kuya! Nasa kulungan siya ngayon! Ano? Pinakulong mo si Reben? Dahil in love yung anak natin sa kanya, ganun? Oo! Dapat lang na mawala siya sa landas ni Goldie. Audrey na naman. Aalis na tayo dito, babalik tayo ng probinsya. Hindi naman na sila magkikita ulit, eh. Naninigurado lang ako. Dahil sigurado ako, magtatagpo at magtatagpo ang mga landas nila. Paano mo naman nasabi? Edgar naman, hindi mo ba nakikita? Noong unang beses natin dito sa Maynila, sino unang nakatagpo ni Goldie? Hindi ba si Ruben? Noong nawawala si Yaya Noreen, sino rin ang unang nakatagpo ni Goldie, ha? Hindi ba si Ruben din? Tumulong pa nga sa kanya. Kaya kahit umuwi tayo sa probinsya ulit, magkikita at magkikita sila kapag hindi ko sila pinaghiwalay. Ano kung hindi ka nag-iisip, eh? Lalo mo lang pinaglapit si Ruben at saka si Goldie? Mami, paano niyo po nagawa yun? Pinakulong niyo ko si Ruben dahil tingin niyo in love ako sa kanya? In love ka sa kanya? Hindi ako in love sa kanya, Mami! Pati po ba puso ko? Pagtitigtahan niyo kung sino pwedeng mahalin ito at gustuhin? Ako ang nanay mo.
may karapatan ako. Karapatan? Ako, ano ang karapatan ko? Halos ikulong niyo na nga ako dito sa bahay eh. Wala akong pwede makita, makausap. Hindi ako pwede lumabas mag-isa. Pati yung pag-aaral ko dito na lang ako sa bahay. Wala na akong kalayaan, Mami. Pinoprotektahan na kita. Dahil alam ko kung ano makakabuti sa'yo. Mami, ilabas niyo si Ruben! Hindi ko siya ilalabas. Doon lang siya sa bilangguan. Hindi na, tama na yan. Tama na yan. Kailangan niyo siya ilabas, Mami. Ilabas niyo sa ulungan si Ruben! Hindi! Sino ka ba para pigilan ako? At ikaw! Bakit ka sa kwarto mo? Dahil magbubuyok lang sa'yo. Hindi ko ako, Mami! Ano yan? Hindi, Mami! Ilabas niyo siya! Yeah.